Welcome back to my channel. Ang gagawin ko today ay magriripat ako ng mga bago kong koleksyon na Alocasia pulley. At ito ay pasalubong ng aking pamangkin na galing doon sa kanilang bukid. Ituturo ko din sa inyo kung ano ang bagay na lupa na ating pagtataniman sa kanila para palagi silang healthy at mabilis silang dumami. So guys, ituturo ko sa inyo ang magandang lupa na para sa kanila na ating tataniman. So, kuha tayo ng lagyan natin ng kukupit. So, mayroon naman akong vermicast dito. Yung dumi ng mga earthworm, lagyan ko na lang sila para magiging healthy sila. At garden soil ang ating garden soil na mayroon siyang mixture ng mga kukupit at saka rice hull. So, ito yung ating gagamitin ngayon ng pagtataniman ng ating mga Alocasia pulley. So, sa hindi pa alam nila kung bakit gumamit ako ng kukupit. Ang kukupit kasi, ito ang nag-hold ng moisture para palaging basa yung kanilang lupa pero hindi siya magiging putik dahil sa mga bunot or kukupit. So, mag-mix na tayo ng ating pagtataniman. Kamuna tayo ng garden soil. Vermicast. Tansahin lang natin yung pag-mix natin ng ating vermicast. Kasi yung ating garden soil, mayroon naman to siyang halo na mga na konting vermicast at saka mga rice hull. Puno na. Dito tayo mag-mix sa silupin. Gamit tayo ng gloves kasi wala tayong pangkuha ng ating lupa. Kakamayin na lang natin. So, ito na yung kukupit. I-mix na natin dito sa ating garden soil at saka vermicast. Tapos na. So, umpisa na tayo mag-repot. So guys, magsimula na tayo mag-repot. So, unahin natin ito. Tingnan nyo yung lupa ng tinataniman niya na pamangkin ko. Para siyang mayroong mga buhangin. At saka ibang kulay ng kanilang lupa doon sa bukid kasi parang pula. So, tingnan nyo yung lupa niya guys. Pula ang kulay. Pero, healthy-healthy naman sila. So, mas humihilty pa sila pag napalitan na natin yung kanilang lupa. So, kunin natin yung mga pula. Hindi na natin kunin yung stick para hindi maano yung dahon niya. Ganyan na lang yung stick. Sa pagdidilig naman sa kanila, guys, every other day tayo magdidilig. At kailangan na bright shaded area natin sila ilagay. Huwag sa direct sunlight kasi masusunog yung mga dahon nila.
Tingnan niyo yung mga roots nila, oh. Hilting-hilti kahit yung lupa nila ay pula. So, sigurado ako na pagkatapos natin iripat at saka mag-stable na sila, hilting-hilti sila. So, ito na yung finished product natin, guys. At tatandaan natin kung magtatanim tayo ng mga alocasia or kahit anong halaman, basta yung soil mix ang tatandaan natin na yung garden soil na mayroong mixture ng kokopit, rice hull, pwede rin yung rice hull, yung sinunog or yung hindi nasunog, pwede na rin yun, kukupit, at saka yung sinabi ko kanina na dumi ng mga earthworm na vermicast para nagsisilbing fertilizer sa kanilang mga lupa. So guys, kung gusto nyo pang matuto at manood ng video ko, click nyo lang ang subscribe button at bell button sa baba ng video ko. See you next video. Bye!